Hello everyone, welcome to my vlog. Andito ako ngayon sa labas, kabababa ko lang sa bahay ng amo ko. Pupunta ako ngayon sa center kung saan ako naka-schedule for my second dose of vaccine. So, kung sino pa yung hindi naka-subscribe sa channel ko, please do subscribe and click the notification bell. Click all para lagi kayong ma-notify kung may bago akong video na na-upload. So, samahan nyo ako muli, guys, sa aking journey to my second dose of vaccine. Pupunta ako ngayon sa MTR station. Let's go! Thank you.
Andito na ako sa station kung saan ako mag-exit, guys. Sa Kolontong. So, pupunta ko dun sa exit B. Eto siya. Guys, narating ko na ang lugar kung saan ako magpa-vaccine for second dose. Bawal ang videography or photography doon, kaya off muna. Finally guys, pauwi na ako natapos na rin yung second dose of vaccine ko. So, for the next few days, tingnan natin kung ano mararamdaman ko, kung ano experience ko, at isi-share ko sa inyo. Hello guys! Ngayon gusto kong i-share sa inyo kung ano ang mga nararamdaman ko after ako ma-vaccinate ng second dose. Yun, after akong maturukan, umuwi agad ako guys. Pagka-uwi ko ng hapon, yung feeling ko, pagod na pagod ako. Wala naman akong ginawa, di ba? So, yun. Pagod ang naramdaman ko pag-uwi. Tapos, around 7 to 8pm, kasi hapon yung schedule ko ng vaccine ng second dose. Around 7 to 8pm, naramdaman ko yung medyo masakit yung left arm ko. Yun. Pagod, antok. By that time, may naalala ko, may premiere ako ng 9:45pm. Pero hindi ko na siya naabutan, guys. Tuluyan akong nakatulog. Maraming salamat pala doon sa dumalo ng premiere ko kahit wala ako. So, yun. Nakatulog ako ng maaga. Tapos, kinabukasan, Sabado ng umaga. Yun. Yung pakiramdam ko, parang lalagnatin ako. Pagod. Pagod pa rin. Yun yata yung epekto ni vaccine sa katawan ko. Pagod pa rin yung pakiramdam ko. Tapos, hindi ako pinapawisan. Usually, every morning pagkagising ko pa lang, ayun, pinapawisan na ako. Pagkainom ko ng tubig, yung paglilinis, yun, pinagpawisan ako. Pero nung time na yun, hindi ako pinagpawisan, guys. Oo. Hindi ako pinagpawisan. Tapos, yun, naglilinis pa rin naman ako. Nakakalinis pa rin ako dito. Nakakapagtrabaho pa rin ako kahit pagod yung katawan ko. Mabuti na lang, yung mga amo ko, tinutulungan ako maglinis. Kaya, mabilis rin natapos. After nun, napahinga ulit ako. Yung sa tanghalian naman, wala akong ganang kumain. Walang gana. Yun. Alam naman natin kung ano ang nararamdaman ng katawan natin, guys. Kaya yun, hindi ako pinagpawisan. Tapos yung mga kalamnan ko, parang hindi siya normal. Hindi siya normal na parang pagod. Ano, ewan ko, hindi ko ma-explain. Yung parang lalagnatin ka ba? Yung ganun yung nararamdaman ko. At saka, pagod pa rin guys, ewan ko. Tapos na mga alas 4 ng hapon kasi hindi pa rin pinapawisan, uminom na ako ng Panado. Kasi guys, mahirap magkasakit, alam nyo na. Alam nyo na na nasa labas tayo ng, wala tayo sa ating sariling bahay. Nasa ibang bansa tayo, kaya mahirap magkasakit, kaya uminom na ako ng Panado. Sa awa naman ng Diyos, after ilang minutes, yun, pinapawisan na ako guys. Pinagpawisan ang, natuwa ako na umepekto agad sa akin yung gamot. Pinagpawisan ako. So, yun, kinagabihan, medyo okay na yung pakiramdam ko. At saka ka ng
kinalingguhan, wala na, back to normal na ako, guys. Wala na akong nararamdaman. Tapos yung left arm ko, dati-rate, inong first dose, inabot siya ng, alam niya naman na, medyo masakit dito. Inabot na siya ng 2 to 3 days bago nawala yung dito. Pero, nung second dose na, wala na, guys. Kinalingguhan, wala na akong nararamdaman dito. So, yun, guys, ang experience ko ng after maturo ka ng second dose of vaccine. So, yun na. Finally, graduate na tayo sa vaccine. Naka-first and second dose na tayo. Pero, hindi pa rin tayo magpakampante dahil yung vaccine, after 14 to 21 days pa yata yung totally, ano ba tawag doon? Yun yung alam ko, totally kakalat ko. Mapoprotektahan tayo. Pero not totally 100%, guys. Siguro mga 60 to 90% siguro. Yun lang ang alam ko, ha. Hindi ako expert. Kaya kailangan pa rin natin magsuot ng mask, mag-ingat, at saka ingatan pa rin natin ang ating pangangatawan, guys. Kailangan tayong kumain ng tama, maghugas ng kamay, maglinis ng katawan, yun. Dahil kahit vaccinated ka na, not totally protected ka na sa virus, may chance ka pa rin mahawaan at makahawa. Yun na, guys. Thank you so much for watching. Please do subscribe and click the notification bell para lagi kayong updated kung may bago akong video na na-upload. Bye! See you on my next vlog!